Filipino 5, Quarter 1, ikatlong linggo. Pagsagot sa mga tanong sa binasa, napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Layunin ng araling ito na pagkatapos pag-aralan ng mag-aaral, nasasagot na ng mga bata ang mga tanong sa binasa, napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Magandang umaga mga bata! Ako nga pala, ang inyong guro sa Filipino, si Ginang Aparente. Kamusta kayo? Panibagong araw na naman. Nasasabik na ba kayong matuto? Halika at magsimula na tayo. Mayroon akong katanungan sa inyo. Naranasan mo na bang magbakasyon? Ano ang ginagawa mo tuwing bakasyon? Tama, masaya yon. Maaring pumupunta ka sa tabing dagat, sa dalampasigan kasama ang iyong mga kaibigan. Maaring namamasyal ka kasama ang iyong pamilya. O maari namang nakikipaglaro ka ng inyong paboritong laro tulad ng patintero kasama ang iyong mga kaibigan. Hindi ba't masaya yon mga bata? Masaya ang bakasyon. Ngayon, mayroon akong ikukwento sa inyo. Ang bakasyon ng batang si Abby. Handa na ba kayo? Kung gayon, maupo ng maayos at makinig sa akin. Bakasyon na! Excited si Abby tuwing sasapit ang bakasyon dahil makakapunta na naman siya sa kanyang lolo at lola. Kaya gabi pa lamang, naka-empake na ang kanyang mga damit. Kahit sinasabihan siya ng kanyang nanay na siya na lamang ang mag-aayos nito, hindi pa rin siya tumigil sa paglalagay ng damit sa kanyang bag. Maagang umalis ang mag-anak o pangihatid si Abby sa probinsya. Hindi man lamang siya inantok sa biyahe. Naalala niya ang kanyang mga ginagawa tuwing naroroon siya sa kanyang lolo at lola. Inisa-isa niya sa isip ang mga gagawing muli pagdating niya doon. Tatakbo agad siya sa taniman ng kape. Makikipaglaro sa kanyang mga pinsan, maliligo sa dagat, at ang pinakagusto niya ay ang mga kwento ng kanyang lola habang sila ay namamahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Naibigan mo ba ang kwentong bakasyon na? Ang bakasyon ni Abby sa probinsya ng kanyang lolo at lola. Napakasaya nun ang maligo sa dagat, ang tumakbo sa taniman ng kape, at ang pinakapaborito niya, ang kwentuhan nila ng kanyang lola sa ilalim ng puno. Masayang masaya ang batang si Abby. Ngayon naman, subukin natin ang inyong galing. Sagutin natin. Sino ang bata sa kwento? Saan siya pupunta? At bakit siya excited sa pagpunta sa probinsya? Ano-ano ang gagawin niya roon? Ang bata sa kwento ay si Abby. Pangalawang tanong, siya ay pupunta sa probinsya. Excited siya dahil makikita niyang muli ang kanyang lolo at lola. Siya ay tatakbo, makikipaglaro, maliligo sa dagat at makikinig ng kwento sa kanyang lola. Mahusay mga bata!
Paano mo nasasagot ang mga tanong sa binasa, napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon? Kailangan ng isang batang tulad mo na maunawaan at matandaan ang mga detalye sa binasa o napakinggang kwento upang masagot mo ang mga katanungan. Ang palagiang pagbabasa ay makakatulong sa iyo upang umunlad ang kakayahan, maintindihan ang anumang babasahin na ibibigay sa kanya. Kailangan din alam ninyo kung kailan ginagamit ang mga salitang ano, sino, saan, kailan, at bakit, at kung ano ang maaaring isagot sa mga tanong na ito. Ngayon namang nabatid na ninyo kung paano nasasagot ang mga tanong sa napakinggang teksto, meron naman tayong susunod na gawain. Basahin ang maikling teksto at sagutin ang mga tanong gamit ang inyong sagotang papel o ang inyong mga notebook. Levi Celerio, Pambansang Alagad ng Sining. Si Levi Celerio ay kilalang mahusay na kompositor. Napasama ang kanyang pangalan sa Guinness Book of World Record dahil siya ay tumutugtog gamit lamang ang dahon. Hindi na mabilang ang mga awiting kanyang isinulat. Ilan sa mga uri ng awitin ay awiting Pilipino, pambayan, pamasko, at pag-ibig na ginagamit sa mga pelikula. Ginawaran siya ng titulong Pambansang Alagad ng Sining sa Musika at Panitikan noong 1997 ni Pangulong Fidel Ramos. Dahil sa parangal na ito, ay higit siyang nakilala bilang isang kompositor at prolificong liriksista bilang tunay na gampan ng sentimyentong makapuso ng sambayanang Pilipino. Ngayong nalaman na natin ang tungkol sa kwento ng Pambansang Alagad ng Sining, atin namang sukatin ng inyong galing. Ibibigay ko ang mga tanong at pupunan ninyo ang mga patlang upang masagot ang mga tanong na ito. Una, sino ang pinaguriang Pambansang Alagad ng Sining? Una ng patlang! Pangalawa, ano ang ginamit niya sa pagtugtog ng musika? Una ng patlang. Ikatlo, sino ang pangulo na nagparangal sa kanya bilang pambansang alagad ng Sino? Una ng patlang. Mahusay! Atin ang sagutin ang mga tanong. Ang pambansang alagad ng Sining ay si Levi Celerio. Ang ginagamit niya sa pagtugtog ng musika ay dahon. At ang pangulo na nagparangal sa kanya ay si Pangulong Fidel Ramos. Ika-apat na tanong, kailan siya ginawaran bilang pambansang alagad ng Sining? Una ng patlang. At ang huling tanong, saan napasama ang kanyang pangalan? Una ng patlang. At inang sagutin, ginawaran siya noong taong 1997 at napasama sa Guinness Book of World Record ang kanyang pangalan dahil sa husay niya sa pagtugtog ng musika. Napakahusay mga bata! Ngayong natutuhan niyo na ang kahalagahan ng pagbabasa at lalo na ng pakikinig,
Sana'y lagi ninyong sanayin ang inyong sarili. Napakasarap sa pakiramdam ng may natuturan ka sa iyong napakinggan o sa iyong nabasang tekstong pang-impormasyon. Ngayon naman, atin naman subukin ang inyong galing. Gamit ang inyong mga module, buksan ito sa pahina 12 hanggang 15. Sagutin natin ang mga gawain sa pagkatuto bilang 1, 2, 3, at 4. Binabati ko kayo sa inyo.